Kalabaw lang po ang tumatanda. Yan ang pinapatunayan ngayon ni former world champion Vishwanathan Anand. Nagbabalik loob po kasi sa chess noong nakaraan. Naglaro sa Tech Mahindra. Napakaganda po ng kanyang performance doon. Ngayon naman, nasa Super United Rapid and Blitz Croatia 2023, nakikipagsabayan sa mga young elite player. Round number 1, natabla po siya kay Alireza Ferrugia. Ngayon naman pong round number 2, kalaban niya si Richard Rapport, yung tumulong po kay Ding Li Ren para makuha yung World Championship title. Napakalakas na Grandmaster nito, pero pinakitaan ni Anand ng napakagandang malalim na idea. Ano po ba ang nangyayari sa laro? Silipin po natin. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Sa game po na to, white po si Anand, nag-ipor. C5 Sicilian ang tinira ni Richard Rapport. Uso Sicilian, no? Si Magnus, nag-Sicilian kay Gukesh eh. Anyway, nag-Knight F3, Knight C6, Bishop B5, pareho. Rosolimo, ganyan din ang tinira ni Magnus at ganyan din ang tinira ni Gukesh kay Magnus. Si Magnus, tumira po ng G6, nanalo si Magnus. Pero eto pong si Richard Rapport, iba ang sinunod. Siya po ay nag-E6 lang. Ayun. So gusto po niyan mag-D5. Nag-C3 si Anand para mag-D4 at nag-D5 na nga po. Ito pong si Richard Rapport na tinikman lang yan ni Anand. Binawi naman ng Rina and then nag-castling lang. Nag-Bishop D7, tamang develop. Ito pong si Richard Rapport, Rook E1. Si Anand, nilagay yung Torres open file, nag-Knight F6. Tapos, dito tumira ng bagong tira o yung tinatawag nilang novelty si Anand. Kasi ang ginawa dati, nag-Knight A3. Sa pagkakataong ito, umatras agad yung Bishop sa may F1. Actually, common idea po yan na talagang inatras yung Bishop. Eh, kasi nag-A6, B5, talagang umatras F1. Ngayon, minadali lang ni Anand. Tumira po ng Bishop D6. Ito pong si Richard Rapport. Nag-D4. Ayan, nag-control na po sa gitna. Nag-castling. Tapos, H3 lang. Napakakunat. Sa totoo lang po, iniintindi ko yung tira kung bakit ginawa yan. Hindi ko maunawaan nung una. Pero bandang huli, ang nasilip ko, baka gusto pong mag-C4. E anong meron sa C4? Eh kasi pag pumunta dito yung Reyna, may pressure po doon na matindi. So pre-event na po yung mga possible Knight G4. Kaya nga si Richard Rapport, nung nakita siguro yan, kinapture na po yung D4 eh. Binawi ng pawn and then nag-Knight E7. Umalis yung kabayo doon, iikot. At isa pa yung Bishop, bibigyan ng square sa may C6. Kaya nga po nag-Knight C3 dito si Anand, attacking the queen, tumakbo sa A5, and then Knight E5, hitting the bishop, na itinakbo naman sa may C6. At pagkatakbo sa C6, tumira lang ng Bishop F4 si Anand. Napakagandang simple development na very tricky kasi may Knight take C6, tapos capture po yung D6. Kaya nga napilitan si Richard Rapport, igalaw yung Bishop, pumunta po sa B4 na hindi daw kagandahan. Kasi may tira dito si Anand na pang malupitan, number 1 engine move, hindi mo aasahan, siya po ay nag-A3 lang. Instead na depensahan yung kabayo na nape-pressure, eh inatake lang yung Bishop. Bakit daw po? Kasi pagka Bishop takes C3, BxC3, ayan, so libre yung pawn. Pero hindi kinapture yan. Hindi kinapture. Ang tinira po, nag-bishop sa A4 eh. Ang tanong, tingnan muna natin, bakit hindi po kinapture yan? Bakit binigay ni Anand yan? Anong meron? Anong nakikita niya? May malalim na idea ang nakikita dito si Anand. Kasi winning na pala ang white after queen takes C3 dahil meron pong napakasimpleng knight C4, aatras lang yung kabayo, ang threat, Rook C1, kulong yung reyna sa C3. Walang aatrasan yan, walang pupuntahan yan, talagang mangingisay yan dyan. Meron pang isang idea dito ang black para sana makatakas yan, yung Rook FD8. Eh. Ang idea niyan, example, mag-Rook C1 ka, edit titikman. Kaso, meron palang
Rook E3 na tira? Magtataka siguro kayo. Ha? Eh, di libre yung pawn. Ano yan? Nabaliw na? Hindi. Meron po kasing Rook D3 attacking the queen at hindi po maka-atras yan. Malamang kainin yung lead ng bishop. Yun na lang. Rook takes D8. Ayan. Wala kang magawa kundi ibigay yung tore sa ilalim. Ganun po ang mangyayari. Kaya hindi po ginawa yun. Balik po tayo sa nangyari. Grabe yung lalim na nakita ni Anna, no? Anyway, nakita din ni Richard Rapport. Kaya ang ginawa niya, nag-bishop A4 na lang. Hitting the queen, pero tumakbo lang sa F3 yan. Dalawang bagay. Inaatake po yung pawn sa B7 at dinidepensahan yung pawn sa C3. Ito pong si Richard Rapport. Tumira ng isang matinding bluff. Matinding bluff eh, no? Kasi, sabi ni Richard Rapport dito, bakit ko didepensahan yung B7? Eh, pag kinain mo yan, baka matrapray na mo. Titirahan lang kita ng Rook ACA, hitting the pawn on C3 counterplay. Sayo na yung pawn ko sa B7. Yan ang sabi ni Richard Rapport. Pero si Anan, sabi naman ni Anan, wala mo talaga silang sinasabi, ako lang to ha. Baka ibas niyo ako eh. Anyway, si Anan, wag mo kong lokohin Richard Rapport. Matanda na ako. Alam ko na yung mga ganyang-ganyang bluff, hindi uubra sa akin yan. Queen take 3-7, number one engine move, clearly better na agad. Ito pong white. Ang tanong, bakit? Eh di ba nakakatakot yan sa kadahilanan po na may ganito? Okay, so kinapture yung B7, atakado yung kabayo, magna-knight po yan sa D5, hitting the bishop. At medyo may rook B8 po ata, halos walang mapuntahan yung reyna. Anyway, lahat po yan ay nakita ni Anan. Ang ginawa niya po, napakasimple, bishop lang po sa D2, hindi po basta-basta makukulong yung reyna. No? Unang-una, depensa po yan dyan. Hindi po pwedeng simpleng capture lang sa kadahilanan na mapipin po eh, mapipin. Like pwedeng pressure na gano'n, no? Mapipin. Kaya nga ang tinira na lang po ni Richard Rapport, eh, number one engine mo, Rook B8. Yun nga lang, may napakagandang counterplay dito si Anna na masasabing definitely winning for the side of white. Kasi meron po siyang napakagandang knight c4 counterplay. Hindi ginalaw yung reyna eh. Counterplay lang sa reyna ng kalaban. So ang gusto niyang mangyari, kainin mo yung reyna, kakainin ko din yung reyna mo. One po na po yan, definitely better sa side po ni Anan. Kaya nga pag ganitong lugi ka sa material, huwag mong ipapalit. Tumakbo yung reyna sa d8. Kaso, win takes a7, na iwanan yung pawn, nag-rook a8, pumunta lang sa b7, nag-rook b8, pumunta lang sa a6, at dito hindi na siya maka-rook a8. Ang diferensya kasi niyan, dahil nasa a6 na, pwedeng mag-queen lang sa d6 palit-palit. Kaya ang ginawa niya, nag-bishop b5 na lang. Pero ganun pa rin. Queen d6, pinapalit po kasi materially up. Lamang ng pawn, dalawa eh. Nag-queen c8, umiwas. Nag-queen c5, talagang pinipilit ipalit. At dito, napag-isipan ni Richard Rapport, ah, baka inin ko na lang yan. Kasi pag binawi niya, okay, 2 pawns down ako, pero barag-barag po yung pawn structure. Baka may chance pa. Pero dito po, may magandang threat na si Anan eh. Pwedeng tumalun na yung kabayo, lakas o, tapos tulak-tulak at some point, tulak-tulak. Ang hirap pong depensahan, kaya nga sabi ni Richard Rapport, kainin ko na yung kabayo mo, baka tumalun pa sa D6, napakalakas. Binawi naman niya ng bishop, and then nag-rook FC8, hitting the pawn on C5 na binaliwala, hindi dinepensahan, bishop F1 lang ang tinira ni Anan. Good move na naman. Kasi pag kinapture po yan, tirahan ka ng C4. Tapos titirahan ka ng bishop dito. Tapos tuloy-tuloy. Grabe yung dalawang pass pawn eh. So bigyan mo na yung isa. At least tuloy-tuloy yung tulak ng mga pawn natin. Anyway, hindi kinapture yan. Ang ginawa, nag-rook dito kung counterplay pero bishop C1 lang. Nag-rook C2 tapos C4. Ayun. Nasalba yung pawn. May atake pa sa kabayo. Umatras po yan sa E7 tapos tinirahan lang ng A4. Binibigay lang, no? Kasi pag tinix yan, tuloy-tuloy talaga tulak niyan eh. Ayan, tuloy-tuloy.
Hindi kinapsure, nag-knight c6 na lang, pero a5. Tumira ng knight d7, bishop e3, depensa tayo dyan sa may c5. Nag-knight d5, rook a4 lang, depensa sa may c4. Nag-rook a8, tinulak na naman. Nag-rook b2, nag-rook d1, ayun. Kumontrol sa D-file, ito pong si Anan, no? Inactivate yung tore. Ang ginawa ni Richard Dapur dito, nag-rook B4. Eh. Pinapalit niya po yung tore para pagka-takes mo, takes, ayan, may capture po doon sa may A6. Kaya nga nag-rook lang sa may A1. Dinepensahan. Ngayon, nag-rook B3. So, ang pinaka-purpose lang pala ng rook B4, kung ayaw mo kainin, at least nawala yung tore sa may D-file. Kasi nandun siya, eh. Nakakatakot, eh. Baka pumasok bigla, eh. Anyway, dito po, Anan, napakagandang ginawang plano. Number one engine move na naman, nag-G4. Parang napakasimpleng pawn move, pero yung bishop G2 idea, yan talaga yung paparating dyan. Ang ginawa po ni Richard Dapur, wala na siyang oras, 12 seconds, nag-G5. Tumira na nga ng bishop G2, nag-H6 lang, not maku, pero nag-A7 lang si Anan, tinulak yung pawn, nag-rook B7 para atakihin yung pawn, bababagsak po ata yung pawn, pero sinimplihan lang, pur, at naparesign na si Richard Dapur. Wala po siyang magawa ni. Unang-una po, inaatake ito, no? Siyempre, siguro, kakainin mo muna. Hindi naman pwede kasi galaw eh, dahil babagsak yung C6. Siyempre, babawiin yan ng bishop. At sa posisyong ito, ang threat ng white, ikakapture din ito, tapos mabubuksan yung long diagonal. Example naman, tinikman mo ito, libre na yan, ha? Hindi din maaari dahil pagpapalit-palit lang yung pyesa, bagsak yung pawn sa may E5. Kaya nga, ibalik natin doon, kung sakali mang pag-isipan mo na depensahan yung kabayo dyan, kakainin pa rin. Kasi pagka pawn takes mo, bishop takes c6. Talagang tagilid na tagilid na, losing pa sa time. Kaya Richard Dapur na pa-resign. At alam nyo po ba na after round 3, pagkatapos po ng day 1, solo lead si Anan with 2.5 or times 2 kasi yung puntos dito dahil rapid, 5 points out of 6. Ganon katindi. Ganun katindi ang ginawa ni Anan, no? Lakas pa rin ni Anan. Sana po nag-enjoy kayo. May natutunan sa video na to. Muli, ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Maraming salamat po sa inyong support. Abangan nyo pa po yung mga susunod na video. God bless mga kabiyahe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.